ang general manager ng Golden State Warriors, mga kapatid, na si Bob Myers ay laging ang nasa headlines. Hindi nang dahil sa mga gagawin nilang kakaibang hakbang ngayong season. Hindi nang dahil nga dito sa mga pinagsasabi nila Durant at Draymond Green na siya nga daw ang sinisisi sa lahat. Kaya nagkawatak-watak sila. Meron nga pong programa dito sa Bleacher Report kung saan nagkaroon nga po ng one-on-one na balitaktakan itong si Durant at Green at napag-usapan nila kung paano nagtapos ang kanilang dynasty simula nang lumipat bakod si KD papuntang Brooklyn Nets noong 2019. Napag-usapan nga po ng dalawa ang napaka-kontrobersyal nilang sagutan sa loob pa mismo ng court ito laban sa Los Angeles Clippers noong 2018. At eto nga lamang po ang nakikita ng lahat na dito nga daw nagsimula lahat kaya nag-decide itong si KD bigla na lisanin na ang Golden State. Pero tila kabaliktaran nga po ito sa inaakala ng lahat dahil ang tunay nga daw na nangyari o ang tunay na dahilan na itong si Bob Myers. Siya nga po ang sinisisi nila KD at Green na halos wala nga daw ginawa sa sitwasyon nila. Sobra nga po ang galit ni Green nung panahon na yon at meron pa ngang nasabing hindi maganda kay Myers at sa pamunuan nila. Ngayon nga po ay sumagot na din sa wakas si General Manager Bob Myers at sinabing hindi niya nga daw nakakausap pa itong si Draymond Green hinggil sa pinagsasabi nito tungkol sa kanya. Pero tila hindi naman po pinatulan ito si Green bagkos ang sinabi pa niya ay nire-respeto niya nga daw si Draymond. Marahil ayaw niya na lumaki pa kung sasagutin niya ang mga isinuwalat ni Green ano. Pinagdidiinan nga din ni Myers na hindi nga daw big deal ito para sa kanya. At talagang nagsasalita nga daw itong si Green kung anong nararamdaman niya o opinion niya sa kahit ano pang topic. Kahit na nga marami ang naniniwala na ang away nila KD at Green ang turning point talaga kaya nagkandalitsugas na ang kanilang prangkisa. Pero para nga kay Bob Myers eh nagkikipit balikat na lang ito at ayaw na lang palakihin pa ulit ang issue na ito. Matagal-tagal na nga rin po ito kaya kailangan nang mag-move on na lang. At pagtuunan na lamang ng pansin ang kanilang lineup ngayon na napakaganda na dahil magkahalong veterano at mga bata ang kanilang manlalaro ngayon. Tapos paparating na rin si Klay Thompson, di ba? Lumako naman tayo dito sa mga superstar ng Brooklyn Nets. Alam lahat ng mga fans kung gaano kasanggang dikit sina Kyrie, Durant at maging si James Harden. Ang pagkakalapit nga nila sa isa't isa ay ang dahilan kaya sila nagsama-sama sa iisang team. Kaya malamang na walang sino mang makakatibag sa samahang meron silang tatlo. Pero tila nag-iiba na naman nga po ang ihip ng hangin ngayon sa liga. At isiniwalat nga po mismo ni Stephen A. Smith na tila labo-labo na nang dahil nga dito sa vaccine drama ni Kyrie Irving. Hanggang sa ngayon nga po ay ayaw pa rin talagang magpabakuna ni Irving. At ang posibilidad nga na mawala ito sa bawat laban nila ay napakalaki na. Bagamat nung mga nakalipas na araw ay sinusuportahan naman siya nila Durant at Harden. At nasa sa kanya nga daw ang desisyon. At umaasa pa rin nga sila na mareresolba ito sa lalong madaling panahon. Kabaliktaran nga po ang lahat ng ito dahil mas naniniwala si Stephen A. na dito na matatapos ang magandang samahan nila. Kung iisipin nga daw eh mas pipiliin pa ni Durant ang friendship kaysa sa basketball, malamang nga daw na mas mabigat sa kanya ang manalo ng kampeonato sa Brooklyn Nets dahil eto nga ang mas love niya talaga kaysa sa isang matigas na ulo na kaibigan niya, di ba? At kahit nga daw si James Harden ay hindi gusto ang mga dramang ganito. Kaya nga siya umalis sa Houston eh para mas lumakas pa ang kanyang tsansang makalasap man lang ng kampeonato. Tama nga kaya ang nasa isip ni Stephen A. Smith. Para sa inyong mga suwestiyon o komento, ilagay lang po natin lahat yan sa ibaba at babasahin po natin. Hanggang sa muli mga kapatid!